Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Magpatuloy sa ating aralin, magbabalik-aral muna tayo. Kumuha ng ballpen at papel at isulat ang tamang sagot. Una, sino ang nagpasimula ng pampublikong sistema ng edukasyon sa Pilipinas? A. Amerikano. B. Pilipino. C. Espanyol. D. Japones. Ang tamang sagot ay letter A. Amerikano. Ang mga Amerikano ang nagpasimula ng pampublikong sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Binigyan ng pagkakataon ang mga kabataang Pilipino na makapag-aral sa mga pampublikong paaralan na ipinatayo ng mga Amerikano. Kalawang tanong. Ano ang kahalagahan ng Act Number 1870? A. Na ipatayo ang Universidad ng Pilipinas. B. Na paghiwalay ang mga pampubliko at pribadong pamahalaan. C. Na bigyan ng mas mataas na sahod ang mga guro. D. Na ilunsad ang kagawaran ng edukasyon. Ang tamang sagot ay letter A. Na ipatayo ang Universidad ng Pilipinas. Dahil sa Act Number 1870 na ipatayo ang Universidad ng Pilipinas, ito ay naganap noong 1908. Tatlong tanong. Bakit naging mahalaga para sa mga Amerikano ang pagbibigay ng edukasyon sa mga Pilipino? A. Dahil hiniling ito ng mga Pilipino? B. Dahil batay ito sa prinsipyong maka-Amerikano? C. Dahil walang paglagyan ng pondo ng Estados Unidos? D. Dahil kailangang hasain ang kakayahan ng mga sundalong Amerikano sa pagtuturo? Ang tamang sagot? Letter B. Dahil batay ito sa prinsipyong maka-Amerikano. Ang mga Amerikano ay naniniwala sa prinsipyo ng demokrasya. Naging batayan ito upang maglunsad ng pampublikong edukasyon ang mga Amerikano sa Pilipinas. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng edukasyon ng mga Pilipino ay makatutulong upang maging mas mabuting mamamayan ang mga ito at mas maging bukas sa kanilang mga plano sa hinaharap. Ikaapat na tanong. Bukod sa transportasyon, ano pa ang naging isang focus ng pamahalaang Amerikano sa Pilipinas? A. Komunikasyon. B. Psikolohiya. C. Literatura. D. Teknolohiya. Ang tamang sagot, letter A, komunikasyon. Ang transportasyon at komunikasyon ay mga aspektong naging focus ng pamahalaang Amerikano nang sila ay dumating sa bansa. Maraming proyektong may kinalaman sa mga nabanggit ang ginawa ng mga Amerikano. Ikalimang tanong, ano ang itinatag noong 1901 upang tugunan ang mga suliraning pangkalusugan at pangkalinisan? A. Kagawaran ng kalusugan. B. Kagawaran ng edukasyon. C. Kagawaran ng turismo. D. Kagawaran ng pinansya.
Tamang sagot ay letter A, kagawaran ng kalusugan. Ang kagawaran ng kalusugan ay tinatag noong 1901. Ito ay pinatayo ng pamahalaang sibil ng Estados Unidos upang tugunan ang mga suliraning pangkalusugan at pangkapaligiran ng bansa. Ang aralin, dinalakay natin ang naging resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa bansa. Ang focus ng araling ito ay ang mga motibo ng mga Hapones sa pagsakop sa bansang Pilipinas at ilalarawan din natin ang paglusob ng mga Hapones sa Pilipinas. Ang makontrol ang ekonomiya ng bansa ay isa lamang sa mga layunin nila tungo sa hangaring imperialismo at ipagpatuloy ang adhikaing pagbuo at pagpapalawak ng samahang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Sa pamamagitan ng araling ito, matututunan ang nakalipas kung paano uunawain ang kasalukuyan at kung paano haharapin ang mga hamon ng kinabukasan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, atin munang sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Babasahin ko ang panuto. Narito ang ilang paglalarawan patungkol sa mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Isulat sa patlang ang K kung nagpapakita ng katotohanan at DK kung hindi ito nagsasaad ng katotohanan.
Sa araling ito, inaasahang maipaliliwanag mo ang motibo ng pananakop ng Hapon sa bansa. Makagugunita ng mga pangyayari sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa bansa at makalilikha ng sanaysay ukol sa motibo ng pananakop ng mga Hapon sa bansa. Suriin natin ang mga larawan. Ano-ano ang mga pangyayaring ito na naganap sa panahon ng pananakop ng mga Hapones? Bakit kaya nangyari ang mga ito? Alamin natin sa ating aralin. Alam mo bang, bukod sa mga Espanyol at mga Amerikano, ay sinakop din ang Pilipinas ng isang maliit ngunit malakas na bansang matatagpuan din sa kontinenteng Asya? Alam mo ba kung anong bansa ito? Ito ay ang bansang Hapon na minsang tinaguri ang energetic dwarf sa kasaysayan. Dahil sa kausayan nito sa larangan ng militarismo at digmaan, ang bansang ito na isa ring archipelago ay matatagpuan sa silangang Asya. Dahil sa dumaraming bilang ng mga Hapones at lumalaking sektor ng ekonomiya, naghangad silang mapalawak ang kanilang teritoryo sa pamamagitan ng pagsakop ng mga bansa. Isa sa mga bansang nasakop nila ay ang Pilipinas. Ang pagkontrol sa ekonomiya ng bansa ay isang malaking bahagi upang makamit nila ang malaking hangarin, ang imperialismo. Kaya naman, noong ikapito ng Disyembre, 1941, pataksil nilang sinalakay ang Pearl Harbor, ang himpilang pandagat at panghimpapawid ng Amerika sa Hawaii, na kung saan tinawag ang pangyayaring ito na Araw ng Kataksilan. Ito ang naging hudyat ng ikalawang digmaang pandaigdig. Tukbong sandatahan ng mga Hapon ay unti-unting nasakop ang Pilipinas, hanggang sa itineklara ni MacArthur na bukas na syudad o open city ang Maynila upang iligtas ito sa digmaan. Samantala, inatasan ni Pangulong Franklin Roosevelt si MacArthur na tumungo sa Australia. Ngunit bago siya lumisan ay ipinahayag niya ang "Ako'y magbabalik" o "I shall return". Isang mahalagang pangyayari ang labanan sa Bataan, lalo na sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit, alam ba ninyo kung bakit nagkaroon ng labanan sa Bataan? Ito ay nangyari dahil sa pag-aaway ng pwersang Allies at pwersang Axis Powers sa isang labanang naalala natin bilang ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panig ng Axis Powers, sumali ang mga Hapon habang ang mga Amerikano ay sumali sa mga Allies. Dagdag na sa malaking impluensya ng Amerikano sa Pilipinas, may layunin ding sakupin ang Asya ang mga Hapon. Maraming mga nangyari sa panahon na ito na nagpakita ng nasyonalismo at katapangan ng mga Pilipino. Ngunit ang isang malaking nagpakita nito ay ang labanan sa Bataan. Isa sa mga kilalang pangyayari sa ikalawang digmaang pandaigdig ay ang labanan sa Bataan. Noong panahong iyon, si General Edward P. King ang naatasang mamuno sa pakikipagdigmaan sa Bataan. Noong April 9, 1942, ang commander ng Hukbong Hapon sa pamumuno ni General Masaharu Homma ay sumalakay sa Bataan. Buong tapang at giting na nakipaglaban ang mga United States Armed Forces in the Far East
laban sa mga Hapones. Yusafe ang tawag sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa mga Hapones. Subalit, dahil sa mga matinding kalagayan ng mga kawal, gutom, uhaw, sakit at hirap, sumuko ang mga pwersang Yusafe sa mga Hapon ng panahong iyon. Sa pangunguna ng commander ng hukbo na si General King, ang pagsuko na ito ang nagbigay hudyat ng pagbagsak ng Bataan. Nang bumagsak ang Bataan, ang mga sumukong sundalo ay pinalakad ng mga Hapones nang walang inumin at pagkain mula Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Ang iba ay napilitang uminom ng tubig mula sa mga kanal na kanilang nadaraanan. Maraming sundalo ang nanghina at namatay sa daan. Ang ibang mga sundalong Pilipino at Amerikanong nakaligtas ay isinakay sa tren hanggang sa San Fernando. Dinala at ikinulong sila sa Campo O'Donnell sa Capas, Tarlac. Ang pangyayaring ito ay nakilala bilang Death March. Nang matapos ang pagsuko ng mga Yusafe sa Bataan, nilusob ng mga pwersang Hapones ang himpilan ng Yusafe sa Corregidor. Ang pagbomba sa nasabing himpilan ang naging dahilan ng pagsuko ni General Jonathan Wainwright at iba pang mga kasapi ng Yusafe noong Mayo 6, 1942. Ating sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat sa sagutang papel ang konseptong hinihingi ng bawat bilang. Una, himpilang pandagat at panghimpapawid ng Amerika sa Hawaii. Alawa, naatasang komander ng hukbong Yusafe na namuno sa pakipagdigmaan sa Bataan. Katlo, ang pagbomba sa nasabing himpilan ng Corregidor ang naging dahilan ng pagsuko ni General Jonathan Wainwright noong Kapat. Dito dinala at ikinulong ang mga sundalong nakaligtas sa Death March. Kalima, tawag sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa mga Hapones. Ating i-check ang inyong mga gawa. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay Pearl Harbor. Kalawang bilang, General Edward P. King. Ikatlong bilang, Mayo 6, 1942. Kaapat na bilang, Campo O'Donnell. Kalimang bilang, Yusafe. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 4, pagsunod-sunurin ang mga pangyari upang makabuo ng lagom ng aralin. Isulat ang bilang 1-5 sa sagutang papel. Makinig at aking babasahin. Noong April 9, 1942, sumuko ang mga sundalong Yusafe sa mga Hapones. Disyembre 7, 1941, pataksil na sinalakay ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa Hawaii. Nilusob ng pwersang Hapones ang himpilan ng Yusafe sa Corregidor. Mayo 6, 1942, bumagsak ang Corregidor. Nagmartsa ang mga sumukong sundalong Yusafe.